malaking tulong po sa atin ang ating mga lingap, mga commentators. Salamat kay RP Max Vlog. Sa grupo ni July Paunil, Kalinga po FW, organic supporter, organic sponsors. Nandiyan po si July Paunil sa kanyang pangunguna, RP Max Vlogs. Pakidala po yung kanilang official YouTube channel po, mga Kalinga. Yung ating mga Kalinga OFW organic sponsor. Hello, welcome back to our channel. This is RP Max Vlogs once again. Mega love, shout out po sa ating lahat guys, mga Kalinga, mga kapatid. Isa pong mapagpalang araw sa lahat. Good morning, good afternoon, good evening kung nasaan man po tayong dako sa mundong ito. Mega love, shout out din po sa ating idol, Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prop, at sa lahat po ng Kalinga team members and partners. And as always guys, no, mga Kalinga, kung sino pa po yung mga hindi nakapag-subscribe sa ating idol, Kuya Val at Kalinga Prop, and also to me, please consider subscribing. Meron din pong mga links dyan sa baba. And then, ipakiusap ko na din po, no, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa mga kasamahan ko sa COOS or Kalinga OFW Organic Sponsors. May mga links din po dyan sa baba. Pakisuporta nyo po guys sa mga kasamahan ko din po sa COOS. Alright? So, itong vlog na to, nakita ko to, no, sa vlog ni Kalinga Prab yesterday na upload. And gusto ko lang bigyan ng reaction, no, kasi nga may nakita ko doon sa video niya na medyo something interesting. Okay, so bago po natin bigyan ng reaction guys, mga Kalingap, ito, panoorin muna natin ito sandali. Ayan, magandang araw po mga Kalingap, papunta po kami ngayon kina Macy at Maylin. Ayan, tara mga Kalingap, ito si Brother Seth, si Kuya Jason, papunta tayo kina Ate Maylin. Gusto na kaya si Ate Maylin? Ate Macy. Vlogger na, no? Hanggang masama sa pag-vlog. Hello! Woo! Yahoo! Hello! Ay, daming labahan! Naglabang mga... Naglaman sila si Maylin. Ibang tao. Ay, si Macy! Oh! Ano, Macy? Ha? Macy! Kumusta na? Ito si Ate Maylin. Lata si Ate Maylin? Wala? Ay, wala si Ate Maylin. Namalingki si Ate Maylin? Nag-ano kayo? Nag-aaral, no? Mabait. Macy. Ayan po si Macy mga Kalinga. Oh, laki na ni Macy. Oh, bless ka sa mga ninong. Ito pa. Si Nima. Macy, ninong. Ninong ba kayaan? Oo. Oh. Ninong, yan o. Ninong mo. Macy. Ninong mo. Ano, May? May? Dito. Bless ka. Ayan ang atang yung anak natin. Si May tapos siya. Ayaw nga, si May. Si Chris. Ano, si Chris? Mga Kalinga, wala daw si Ate Maylin na nagtitinda ng ano? Namamalingki daw ng paninda. Ito na, may bakse dito. Oh. Oy, Joker, oh. Mujo na pala nunood. Alright, so sa nakita nyo, hinatid nila yung package, no? May package para kay Maylin, no? Para sa pamilya. Unfortunately, wala po si Maylin at namalingki daw ito ng paninda. Okay, so ang sipag talaga ni Maylin. Okay, so inano na lang nila, no, yung mga padala. ang tawag doon, binuksan yung box. At yun, tinignan lahat. At meron din pala doon sa box na para kay Kuya Val, no, o para sa kanila ni Kalinga Prab. Okay, so and then, hindi rin sila nagtagal doon kasi wala naman si Maylin. At ito, umuwi na sila. Okay? And then, noong umuwi na sila, ito ngayon yung sinabi kong interesting na napapansin ni Kalinga Prab.
Okay? O tinuro yata sa kanya ng mga kasamahan niya. Okay? So ito guys, panoorin natin sandali. Bye-bye! May, bye-bye! Talaga na si May. Bye-bye, May. Mga Kalingap, maraming salamat po sa panonood. God bless you all. Ano yan? Wi-Fi? Ay, ayos ano? Thank you so much for watching. God bless you and Jesus loves you. Bye-bye! Ayun. So, yun yung nakikita nyo guys, na may wifi na pala si Ate Maylene. At malamang hindi coordinated kay Kalinga Prab. I mean, itong mga sponsors, itong kumari niya o mga kumari niya, hindi na nakahintay. Okay, so meron po tayong kasabihan, no? Patience is a virtue. So dito pa lang nagka-problema na, no? Dahil nga hindi na nakahintay. So, ganun pa man, hindi naman siguro malaking bagay din kay Kalinga Prab. Hindi naman siya nag-comment. Pero yun nga kasi, ang nangyari kasi, medyo nakaka-apekto po ito sa relationship ni Kalinga Prab at saka yung mga binavlog nila. O yung mga tinutulungan ng Kalinga, ito nga, no, tulad ni Ate Maylene. Nag-iiba po ang pakikitungo, ikaw nga. Oh, no! Now, naalala ko mayroong isang vlogger na binlog din si... nag-comment din siya, no? Gumawa siya ng reaction tungkol nga sa pagdalaw ni Kalinga Prab kay Ate Maylene, kung saan si Ate Maylene busy sa mga ginagawa niya. Ay, dami ng nag-improve na. Ate Maylene, kumusta na po? Ha? Sipag talaga ni Ate Maylene. Ate Maylene, ba't pag gantong oras dapat nandiyan ka sa kapitbahay? Dito pa chismisan. Dina nga po ako na alam. Ni hindi man lang maharap si Kalinga Prab, ma-operan man lang ng inumin o kung ano. Okay? So isa po 'yon sa mga pagbabago ng ugali, no. Na para bang binabaliwala o parang ini-ignore na lang, no, ni in this case nga si Ate Maylene. Na nandiyan yung tao na tumulong sa iyo. Pinagawan ka ng bahay pero hindi mo man lang maharap ng maayos. Mabigyan man lang ng drinks, mabigyan man lang ng kape o kung ano man yung pwede mong ma-offer, no? Bilang masasalamat man lang sa kanya na ito yung tao na tumulong sa'yo na bago yung buhay mo. Okay? So isa po yun sa mga iniiwasan nga sana, sabi nga ni Kuya Val o ni Kalinga Prab, na sana wag ang mga sponsor sana wag namang dumiritso. Kasi katulad nga nito, napakabitan na ng wifi na hindi coordinated o dumiritso sila doon. So, kaya napakabitan at nagulat nga si Kalinga Prab na makita doon sa atip na may wifi na palang naka-install. May wifi antenna na nandoon na sa atip, nakakabit. Okay? So, yung purpose nga nila, sa sinabi nga ni Ate Maylene sa video, gustong-gusto nung sponsor na yon o yung kumari niya na makausap ang mga bata, maka-video call, okay? O kung sino pa yung mga sponsors na talagang na-attach sila doon sa mga anak ni Ate Maylene kasi naawa nga po sila. Dahil nga alam po natin yung story ni Ate Maylene, no? Na bata pa yung mga anak niya at pumanaw naman yung husband niya. Okay, so nakakaawa at kagandahan nga lang, ang kagandahan nga din kay Ate Maylene, napakasipag po niya. Hindi po siya basta-basta lang na umaasa sa mga inaabot sa kanya at nakaupo na lang. So maganda yung ano niya, maganda yung pinapakita naman niyang kasipagan. Okay. Nagka-problema nga lang ng konti dahil nga dito sa mga sponsor na patuloy din talagang gumagawa ng wala din sa ayos. At dumidiritso kay Ate Maylene. Okay? At ito na nga yung mga iniiwasan sana o gusto sana ni Kuya Val o Kalinga Prab na maiwasan. Kasi nga, nag-iiba po ang ugali. Okay? So, nasa kanila po ito. Okay? Paano nila tanggapin? Paano nila i-handle? Maaring hayaan mo na. O, well, nasa kanila po yan. Pero yun nga po ang sana maiwasan. Okay? So,
Yun ang napapansin lang natin, yun lang po ang comment natin sa video na yan. Kasi nga, nagkukot lang po ng attention natin yung pagkagulat nga ni Kalinga Prab na meron na palang wifi na nakakapit. Okay? So, kung ang purpose doon is communication, okay, well, okay naman. Siyempre, nakakapag-communicate na ang mga sponsors ngayon directly at pati pera, maliban siguro sa box, yun ang ano. Yun na lang ang dinadaan nila kay Kalinga Prab, yung mga packages na pinapadala nila. Pero some financial support, eh mukhang dinidiritso na. Okay? So, I hope itong mga sponsors na to, eh matuto man lang na sumunod man lang sana sa tamang protocol. Okay? So, yun ang observation natin, guys. Okay? So, comment lang po kayo kung agree kayo dyan sa ginawa ng mga sponsors na yan na pinakabitan na nila si Ate Mylene ng wifi without coordinating Kalinga Prab. Okay? Dahil nga masyado na silang nagmamadali, hindi na nakakahintay. Okay? So, ang sa akin naman, ang makoment ko lang dyan, well, it's up to Kalinga Prab kung matolerate niya. Or Kuya Val, kung matolerate nila yung mga pangyayari na yan. Okay? Kasi maaari pong sabihin na lang nila, well, nandyan na yan, nakakabit na yan, pero sana it will not happen again. Okay? Para sana hindi magbago. Kasi yun nga ang paulit-ulit na sinasabi ni Kuya Val. Nagbabago ang ugali ng mga binavlog nila pagka ang sponsor dumidiritso sa kanila. Dumidiritso magbigay ng support. Okay, ang masama doon kung ano-ano pang mga sinasabi. So parang kalabasan, parang ano eh. Huwag naman sana, pero ang mahirap kasi doon kung may mga ibang sponsors na sinisiraan na tuloy. I hope hindi naman ganun. Okay? Oh, no! Kasi alam po natin guys, no, kung wala si Kalinga Prab, kung wala si Kuya Val, eh, yung mga sponsors na yon na may tinutulungan, ay wala po yan silang tutulungan. Okay? So, ganun lang po yan. Okay? Masyado na po kasing na-attach yung iba, no? Yung ibang viewers, mga ibang sponsors, masyado silang na-attach doon sa subject, doon sa binavlog, na to the point na nakalimutan na nila kung paano nila ma-meet, paano nila makontak yung tao. Na kung hindi dahil kay Kalinga Prab, hindi dahil sa Kalinga team, o kay Kuya Val, wala silang taong nagugustuhan. Wala silang tao na ngayon tutulungan. Okay? Kaya para hindi po gugulo sana itong mga sponsors na to, ay sana idaan lagi sa tamang proseso. Idaan kay Kalinga Prab at idaan kay Kuya Val. Kung talagang may emergency, kasi nga nakakausap nila directly, eh makisuyo sila. Makiusap sila kay Kalinga Prab. Okay? Or kay Kuya Val. Ganun lang po yun. Para wala pong gulo na mangyari. Okay? So, yun lang po guys ang comment natin sa video na yan. And I hope mayroon po tayong napupulot, no? Na aral, no? Sa video na yan kung anong dapat iwasan, kung paano dapat ang tamang gawin, no? Bilang supporters, bilang organic viewers ni Kalinga Prab, ni Kuya Val, at bilang organic sponsors. Okay? Na hindi po sana magiging magulo ang kung ano man yung gagawin ng isang sponsor. Okay? So, yun lang po guys ang comment natin. At bago ko po i-end itong vlog na to, meron lang ako mga isa-shoutout. Alright, so that's all guys, mga kalingap, mga kapatid. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta, sa inyong pag-comment, sa inyong pag-like. And especially to those who did not skip ads, thank you so much. At as I said kahapon, no, sa vlog natin, masaya po tayong lahat na sa wakas, nag 1 million na po si Kuya Val. At maybe this week, pati na rin si Kalinga Prab, mag 1 million na rin. So, again, another celebration po yan
So that's all, guys. Ingat po tayo kung nasaan man po tayo. Have a nice weekend. God bless us all. I love you. Bye-bye.